ang lakas ng ulan dito sa Kalaka. Ito naman yung challenge ko kay Jerome. Sabi ni Jerome, sa talang buhay niya, hindi pa siya nakapagtanim ng halaman. Sana may luha pa. Huwag may luha. Ha, cellphone? Magandang araw mga kamate, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Ang oras po natin ngayon ay 3:15 ng hapon. So medyo madilim na naman yung ating kalangitan. Nagbabadya na namang umulan ngayong hapon na to. Kaya hanap lang tayo ng pwede pa natin magawa. Actually, kanina may nagawa na tayong gumawa na ako kaninang palad ng mga ano, ng mga tanim ng sitaw at yung sa may kawayan na patola, pati pipino, pati yung pipino rin natin dun sa may malapit sa Pechay ay nalagyan na rin natin ng palad. So ngayong hapon ay hanap din tayo pwede pa nating magawa. Kung ano pang pwede natin makita at magawa ay gagawin natin. So yun lang muna mga kamit. Good afternoon sa inyong lahat and welcome to Ron's Bird Vlog. Time check time mga kamit. Ang oras po natin ngayon ay brought to you by Ron's Bird T-shirt. Alas 4:30 ng hapon. Yan, ang lakas ng ulan dito sa Kalaka. Natigil yun paggagawa ko kasi biglang umulan pero nagdadalawang isip ako na maligo. Yun o, yung ginawa natin balad ng patola at pipino. Yan yung mga ating talong, poncho, shoutout. Yan, madami kaming nakuwang buko. Panoorin nyo sa channel ni Kadede. Ang sarap na naman magkape nito mga kami. Nag-aalangan ako maligo mga kami kasi malamig. Natigil yung gawa natin mga kami kasi malamig na. Yan, palakas pa ng palakas. Cultivate lang natin sila para mag-relax naman yung ating mga pipino. Basang basa sa ulan, walang masisilungan, walang malak na kita.
kalangitan. Sana may luha pa, huwag kang mailuha. Tingnan naman natin dito sa kabila. Yun, naulanan na ang aking mga alaga, aking mga baby. Madulas, delikado. Dahan-dahan. Yan, yung aking mga baby. Hindi ba? Buhay na buhay yan, bukas yan, sisigla ng mga yan. Oo. Kultivate lang natin to. Kan kanina ni Concho. Si Concho talaga, sutil din talaga 'to. Sabi ni Tatay Roman, pag umuulan daw, dito daw lumalabas yung mga ahas. Kaya nakakatakot pumunta ng gubat. Tapos walang ilaw, lobat ang ating cellphone. Magbuko na lang kaya tayo, no? Pinakamaganda siguro magbuko. Yun, good afternoon mga kamate. Time check tayo, 4:53 ng hapon. So, ito po yung continuation nung video ko kahapon nung naligo sa ulan. Kasi, nag-brown out po dito mga kamate buong araw. So, ngayon lang ulit nakapag charge and then ngayon lang ulit nakapag video kasi may ginawa lang kanina. So yan, kanina tinesting na namin yung grass cutter ni Pare Kapanalig. Ay, ayos naman, mission accomplished naman tayo. Napa-under natin yung makina, na-assembly natin ng maayos, napa-under at gumagana na siya ngayon. So, tinesting din namin ni Pare Kapanalig. Panoorin nyo sa vlog niya yung pag-testing namin ng grass cutter. So, ngayon, nagkakape-kape lang tayo. Alam nyo naman mga kamate, ako, mahilig ako talaga magkape. Umaga,
pag medyo umulan, magkakape ako. So, yan ngayon, ito, nagkakape na naman tayo. Yun, habang nagkakape tayo mga kamate, ipakita ko lang sa inyo yung tinanim namin ni Kautol kanina. Yan eh, yung mga tinanim natin, no. Dito pala mga kamit yung hinulumbo na hindi pa namin magalaw-galaw itong part ng lupa na to kasi meron pa nga hindi pa nasusunog yung hinulumbo. Siguro si Tatay Roman lang ang pwedeng makapag ano nun. O kaya si Kadidit, yan, si Kautol. Diyan daw banda sa may ano eh, yung papaya na yan eh, nasa baba niya. Masakit yun mga agat mga kamit, kaya susunugin daw muna bago, pag napatay na, saka natin malinisan to. Ang balak ni Kautol ay linisan namin galing dun sa baba, papunta dyan sa taas, para maganda yung view pag nandun tayo sa tambayan. Ayan. So ito yung mga tinanim namin kanina nila, ano? Kautol. Yan, tinulungan ko siya sa pagtatanim ng pechay dito. Kailangan to madiligan muna to mga kamit kasi medyo nalanta na oh. Ito naman yung challenge ko kay Jerome. Sabi ni Jerome, sa talang buhay niya hindi pa siya nakapagtanim ng halaman. So sabi ko sa kanya, challenge ko siya, magtanim siya ng 10 pirasong pechay. Alagaan niya, kaya yan, kung mapansin yung nabakuran, so, para malaman siya yung talaga nagtanim niyan. Panoorin niyo sa vlog din ni Jerome yung pagtatanim niya ng pechay na to. Pag nabuhay niya yan, ibig sabihin may potential siya sa pagtatanim. Yan, nilipat na rin pala ni Kautol tong ano niyo, alugbati. Panoorin niyo sa vlog niya kasi kaya nilipat itong mga kamit, hindi tinatamaan ng araw doon. Kaya dito tinatamaan ng araw. Magandang lugar ito mga kamit. Isipin nyo, ang lawak nito. Diyan nagtanim din si Kautol ng mais. Malawak itong pagtataniman. Kaya lalo na pag nalinisan pa namin itong mga kamit ito, siguradong marami pa matatanim dito mga kamuting kahoy. Yan, ampalaya. Actually ampalaya, meron na rin kaming tinanim na ampalaya. Challenge ko rin ulit si Jerome na siya yung maghulog ng ano, ampalaya ng buto, para meron din siyang kumbaga inaabangan tuwing umaga pagkagising. Titingnan niya yan kung tumubo, titingnan niya yung pechay, kung ano na ba ang tsura nung tinanim niya. Ganun yung, yan yung mga challenge mga kamit eh. Yan yung magandang na idudulot nung pagtatanim. Kasi pag nagtanim ka nga naman, syempre kailangan mo talaga makita agad yung resulta, para kung ano man yung resulta, kung may problema, magawa ng paraan. So yan. Lakad-lakad lang tayo dito mga kamit oh. Dapat dito mga kamit, ano, yung hose is abot, madugtungan para madiligan tong mga pechay at itong mga tinanim ni Kautol na mais. Malawak to mga kamit oh. Hanggang dito. Ayan. Yung kawayanan mga kamit, andyan na sa baba. Paglagpas mo niyang puno ng niyog, kawayanan na, dun, kawayan na yun eh. Yan. Sarap gumala-gala dito mga kamit, tuwing umaga, yan, tuwing hapon. Wag lang daw tag-ulan, sabi ni Tatay Roman. Kasi pag nagtag-ulan, yung umuulan, dyan daw yung kalimitan na lumalabas yung mga ahas. Yan. Maganda yung ambiente ito mga kamit kasi tahimik.
Maririnig mo yung mga tilaok lang ng manok, yung mga huni ng ibon. Malayo ka sa polusyon. Kaya kung mapansin nyo mga kamit, pag umuwi ako ng Manila, siguro tumatagal ako ng isang araw, isang gabi. Balik na rin ako agad dito kasi nasanay na ako sa ambience kasi dito sa bundok mga kamit eh. Dito rin pala kami kumuha ng buko. Yan, panoorin naman sa channel ni Kadidit yan. Yung puno na yung malapit sa kubo. Dyan kami nagbuko. Ang problema lang, nung bumili ng gatas at si Jerome sa taas, walang yelo kasi nga brown out. So, hindi rin natuloy ang aming pagbubuko. Kanya-kanya ng inom. Hindi na natimpla. Kain tayo ng buko. Buko. Ito, ano? Sabi ni Parang Panali, hindi na siya malauhog. Malauhog. Ano to eh, kumbaga sa Chabacano to, malakugang na to. Alam yung kugang, Fred? Ha? Alam yung kugang? Kugang na sugat? Sa Sambanga. Ah, hindi. Na ano? Chabacano? Yung mga Chabacano lang pwede makapag-relate dito yung mga malakugang. Yung mga kaintindi ng... Ito yung inakyat ni Kadede. Kahapon. Channel niya. Doon, sa kadais ng ano natin, ng kubo. Dito siya muntik na trending eh. Yan o. Sa Manila to, nasa ano na to siya? Siguro 30. 35 pre. 35 pesos. Dito, libre lang. Yan o, nagkalat lang yun o. Marami no. Mga kabias, pag kinuha mo dito sa... Oh, kay, ano, kabias, kay mga kamit, yung... pag kinuha mo siya dito sa puno, nasa 5 piso. Pero pag dumating na doon sa mga ano, 150 sa mga ano no. Mahal na. Tulad yung mga avocado na yun, pre. Ang kilo pa lang dito niyan. Ano? Pag binili mo pala dito sa puno, 30 pesos, no? Oh, ito makamay to, puno ng avocado. Binenta nila ng hilaw sa Tagaytay, 45. Samantala sa Manila, baka nasa 80-100 'yan. Hilo. Hmm. Ano na yun eh, patong-patong. Ayan o. Ha. Yan mga kamit. Hinila na namin yung hose galing doon para umabot dito, para hindi na kayo mahirapan. Oo. Oh. Abot yan naman yan kahit papano doon sa mga petche nating tanim. Mga kamit. Yan, yun, abot no? Naman pala doon o. No? Mahirapan magano magdilig. Yan oh, parang umuulan. Eh, hindi naman makakamate malakas yung dating ng tubig doon, parang ulan lang din siya. Kasi pagdating doon mo, parang ano na lang siya. Oh, parang ambon-ambon lang. Ambon-ambon na lang. At least hindi tayo mahirapan magdala-dala pa ng tabo, di ba? Ang yun oh. Sakto lang oh. Kailangan dun yung dulo, yung kabila o, oh, yung talaga o. Oh. Yun yung ano eh. O, oh, diba? O. Oh. Kasi pag hindi natin diniligan yan, tuyo yan. Dadaanan niya pa yung buong magdamag na ngayon. O. Oh. Kaya, kailangan talaga madiligan para mabuhay. Pag hindi yan niligan, umasa ka bukas ng umaga, tuyo na yan. Niligan na namin mga kamit kasi si Kautol, umuwi muna ng lipad. May ginatikaso yung birth certificate ni Tatay Roman. Pati yung, ano yung BIR? Ah, yung TIN number pala ni Kadede. Ni Kadede, yung TIN ID. TIN number. Oo, TIN number para makasahod na rin si Kadede sa YouTube. Hindi go. Sinira mo naman ang ano. Ikaw,
talaga to si Kuncho kahit kailan. Yan, maraming salamat pala kay Makoy at kay Pare Richard kina Robelin sa pagluto na walang halong baboy. So, nagluto sila ng pancit mga kamate. Itong kanila may halo. So, si binukod nila yung akin na walang halo. Kaya, yan, maraming salamat. I love you all. Hello, kulit kulit. Hello. Oh, hello ka muna sa kanila. Hello ka muna, bati ka muna sa mga kamate. Sana ano mo, alkansya mo. Sana alkansya. Pakita mo alkansya. Ano name ng alkansya mo? Tia Garas Antolin. Magkapangalan kayo pati ang alkansya. Magkapangalan sila din nung makakambal yan sila dalawa. Oo. Ang pangalan ng alkansya mo? Ano pangalan ng alkansya mo? Sabihan? Sabihin mo doon sa mga kami. Ano bibilin mo sa ano mo? Ano bibilin mo? Pag marami na yan. Cellphone. Bakit cellphone? Hindi ka pa pwede mag-cellphone. Dalhin ko cellphone ko sa school pag mag-aral na ako. Ah, dadali mo si bawal yun. Bawal yung sabi niyang teacher. Di ba bawal yun? Tatawag ka pala sa akin. Ah, ganun pala yun. Hala, madami ka na pera, Lut. Umay mo may ulo. Marami na siya pera ni Lut. Na din ako isa dito, ganito. Na din ako isa dito. Dindong may budol dito sa gilid namin. Siya the angel. Hala, budol siya the angel? Sino budol? Ha? Wapo.
Budol siya, budol. Oh. Nangulangot. Oh, lagay mo na yan. Hulog na ikaw, hulog. Hala, madami naman yan laman ng coins mo. Magmagtago, ha? Madami man yan. Madami man yang coins. Malapit na yan siya magbili ng ano. Malapit na magbili ng cellphone. Hala, kinuha na yun ni Ate Angel. Yes sir, come on na. Yes sir. Yes sir. Yes sir, come on na. Yes sir. Oh, sige na, bye-bye na, bye-bye. Love you, bye-bye. So dito ko na nga tinatapos yung aking vlog mga kamate. Medyo simple simpleng vlog lang, puro sa yun sa paliligo ng ulan. Siyempre nakakamiss din yun kahit sino naman. Kalimitan naman pag naliligo sa ulan yung mga kabataan pa natin. So yun, na-accomplish natin, nadiligan natin yung mga tanim natin. Natulungan natin si Pari Luigi kanina sa pagtatanim nung umaga. Panoorin nyo sa vlog niya. So magpapaalam na ako mga kamate. Sa mga gusto pala mag-avail ng aking t-shirt, available po yung aking t-shirt na full sublimation sa halagang 700 pesos only. I-message nyo lang ako sa aking Facebook account, yung Bertrons. Ilalagay ko rin yung link dito sa description. At sa mga viewers na hindi pa po nakapag-subscribe, yan, mag-subscribe na po kayo. And then, i-like lang, mag-comment lang kayo para ma-shoutout ko kayo. Yan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta na binibigay nyo sa Team Kapanalig. Kahit simpleng vlog lang namin dito, sa awa naman ng Diyos, umaabot din naman ng 5,000 pataas. So, yung 5,000 po, malakas na yun. Yung 5,000 na views, malakas na yun para sa amin na maliit lang na YouTuber. So yun,
Mag-ingat po kayo lagi, lalong-lalo na yung mga nasa kababayan natin, mga viewers natin na nasa ibang bansa at dito sa Pilipinas, sa ang sulok man kayo ng mundo. Mag-ingat po kayo lagi. Keep safe. God bless. Ron's Bird Vlog. I love you all. Bye-bye.